Ayan po. Good afternoon or good morning, good afternoon, good evening, saan man kayo naroroon at maraming salamat sa pag-visit nyo sa aking channel. My name is Felicia ko kung first time kayo sa aking YouTube channel, no? So, pag-usapan natin ngayon yung GCash versus Paymaya, combination, mas maganda. So, kung kayo ay user ng GCash, last month po nagkaroon na po ng charge si GCash na 2% upang cash in doon sa PayInGo, I think sa 7-Eleven din, in any amount, mayroon na din pong charge na 2%. So, medyo mabigat po yun. Sa tulad natin, ang mga user ng GCash, no? Shout out sa GCash. Baka pwede namang bawasan yung 2% nyo. At napakalaki po. Even ako po ay nabiktima ng GCash noong last month kasi nag-cash in po ako ng sa PayInGo ng 22K. Nasanay ako na walang charge. So, nagulat ako yung bawat transaction ko ng 5,000 ay 4,900 lang yung pumapasok sa aking account. So, 100 pesos sa 5,000. So, medyo mabigat po yun kung medyo heavy ka o malaki kang gumamit ng GCash para pambayad. Kasi sa panahon po ngayon, kailangan po natin limitado yung mga bangko at sa mga office. So, limitado yung access natin and time natin para pumunta ng bangko. Ang may isa suggest ko lang, suggest ko po, ang suggested ko po sa ngayon, so kasi hindi naman natin pwedeng tigilan yung pagbabayad, no? Kasi mayroon, andyan na yung mga bills natin monthly. Kung nasanay kayo sa GCash, so ngayon, panahon na para tangkilikin o hindi ko pinopromote, wala, hindi po ito sponsored ng Paymaya. Ay, nire-recommended ko lang yung Paymaya. So almost the same siyang function ng GCash. So, kung nasanay tayo sa GCash na walang charge, pwede pa rin natin gawin through Paymaya. Doon sa PayInGo, mga gumagamit noon, naka-install po sa mga supermarket, mga mall. Ganito po ang gawin natin. So, which is na epektibo po. Kung sanay kayo sa GCash, hindi nyo ang gamay si Paymaya. Ngayon, inirekomenda ko pong mag-install din kayo ng Paymaya. So, dalawa na. GCash to Paymaya. Ngayon, kung yung nakasanayan mong billing ay, or may billing kasi na hindi sakop ni Paymaya, si GCash ang mayroon. Kung kailangan nyo ng fund para sa GCash, kasi nga may pag nag, umiiwas tayo sa 2%. Pag nag-cash in ka nga, di ba, mayroong charge na 2%. So, dito po tayo mag-cash in sa Paymaya. So, shout out Paymaya. Yan. Tapos, cash in. Pag na-cash in na po natin, nandun na po yun sa Paymaya. So, pwede nating i-transfer sa GCash. Meron pong option dun na bank transfer. Hanapin nyo po yung GCash. So, transfer nyo. Paano lang? Pasampu-sampu lang. 10K-10K lang ang maximum niya. Na free, zero service charge. O kung meron naman doon, I think si GCash naman, si Paymaya naman ay kompleto namang services para sa mga bills natin, no? Meron din. At may nakikita rin ako doon na credit card bills. Kaya lang hindi ko pa na-try. Pero I think si GCash kasi ang nakasanayan ko. Ang ginagawa ko, cash in, Paymaya, tapos transfer sa GCash. So, saka natin ibabayad sa mga billers. So, yun po yung kagandahan ngayon na na-expose ka sa electronic wallet sa mga apps. So, ito po yung paraan para maka iwas tayo sa 2%. Medyo mabigat na po yan pag malakihan yung cash in natin, di ba? Ngayon, shout out po kay Pimaya, baka pwede naman. Ang disadvantage lang kasi kay Pimaya, kapag ibang tao yung, kung personal okay lang, may data ka,
madaling mag-create ng ad money. So ngayon, 7-digit na yung ad money. Ganun kakamali. Paano naman kung ibang tao yung maghuhulog sa'yo ng cash, di ba? So, kasi yung ad money na ibibigay mo sa tao ay napakaikli lang po ng oras. Maximum ata nun ay 30 minutes. So, okay, kung the same time, free kayo nung magpapadala, paano naman kung nagtatiming lang, di ba? May ginagawa ka din. Siguro naman, siguro sa Paymaya, ay habaan yung life span noong ad money na 7 digit. No? So sana kung sa mga Paymaya support, so sana po magawa natin ang, kung hindi naman hassle sa yung sa inyong security, alam mo kasi security matter yun, no? Kung kaya nyo namang pahabain yung ad money lifespan, at least siguro 12 hours para medyo hindi na mahirap yung may mga magdi-deposit, ka-cash in, ay pag binigay mo yung ad money, ay hindi na po masyado gahol sa oras. Kasi kung 30 minutes lang, napakaikli po. So, pag pumila ka nga sa machine, eh, yung ad money mo may expire. Kung medyo mahaba yung ad money, mag-ano ka naman ulit. So, okay lang. Kung, so, paano kung wala naman palang data o walang internet, hindi ka kasi pwedeng mag-cash in sa Paymaya kung wala kang ad money. Yun po ang disadvantage ng Paymaya. As well, pwede naman. Yun po. Vice versa din po, kung walang laman yung Paymaya nyo, nasubukan ko na rin, pwede rin ilagay sa Paymaya yung laman, fund transfer. Pwede rin po. Kasama rin siya doon sa option ng bank transfer. Hanapin nyo yung Paymaya. Nandoon yun. So, dalawa na ngayon ang kailangan natin. Apps combination. Gcash, Paymaya. Vice versa. Cash in, lamang ang Paymaya kasi libre. Ikaw naman Gcash, set out sa'yo. Eh, baka pwedeng babaan nyo yung anong malaki po yung 2% services. Napakalaki. And I do not know what is the reason kung anong katwiran nyo, no? So, I think andito si Paymaya, lahat ng gandahan lang yung servisyo ni Paymaya, eh baka masiro kayo. Ikaw, Gcash, baka masiro kayo ng, baka i-delete namin yung mga Gcash namin. Kasi, eh, ang taas ng interest mo, 2%. Apang cash in, ang baba ng binibigay mo, 8,000 lang. Hindi, ano yan, hindi po magandang pangitain yan. Meron naman kayong yatang mga commercial, yun na lang ang mabuhay sa inyo. Diba? Taasan nyo na lang yung commercial, pag malakas pa kayo, alam ko malakas na kayo Gcash, so taasan nyo na lang yung ads nyo. Doon na lang kayo siguro mabawi. Hindi yung customer nyo ang titirahin nyo. 2%? Sus, ang laki nun. Nang mabiktima ako niyan, 22,000 ang kinasiin ko. Sa ganung oras, wala pang 20 minutes, nagbayad ako sa inyo ng 440 pesos and 22,000. So, hindi po makatao yun sa tulad ko na nagbabayad lang din ng billings. Hindi makatao yung Gcash. Kaya kung baka pwede, recommended lang, bawasan nyo. Or kaya, isiro nyo talaga, free. Bumawi na lang kayo sa iba, huwag na lang yung cash in. Pay and go nyo. Maghanap kayo ibang paraan para makabawi kayo sa maintenance nyo, sa support nyo. Siguro huwag na lang, ibalik nyo yung zero cash. Zero percent. Baka, observation ko nyan, matatalo kayo ni Paymaya kapag hindi kayo nagtumino. So yun guys, kailangan ko lang po, thank you for what, namabot kayo sa aking 9 minutes video. Thank you po, paki isang likes lang, and good comments, at para malagay po ang ating video sa recommended video at umangat naman ang ating channel at maraming makapanood. Thank you for watching.
at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Kung kailangan yung criminal law assistant, yun po, pulisya ko, nandito po tayo ngayon. So, thank you for watching. See you in my next video.